Nakikita ko mami ko dati, nagluluto pa siya, ginaganon, pak! Yung noodles talaga lahat, pak! So nandun na lahat, tapos kukunin na yung sauce, pak! Oh, kain na! Pakinuman! Katets, and welcome back to my channel. Yay! Nakikita niyo naman po, may mga kaserola, meron akong lutuan dito. I'm sure you know kung anong gagawin ko. Tama, maglalaba tayo ngayong araw na to. Hindi, kasi magluluto ako ng, hindi naman siya ganun ka-special na recipe, pero very affordable. Tapos what's nice about this is, yung tunog niya, yung title ng recipe niya, medyo parang pang mayaman, masyadong expensive, but it's so easy to prepare this dish. And lalo na ngayon, bare months na, di ba, normally tayo lahat order, but let's do something really nice yung tayo magpe-prepare para matuwa naman yung ating family. And of course, I'm gonna break down everything sa inyo kung ano yung gagamitin, mga lahat-lahat ng sukat yan para alam niya. Di ba remember the last time I made pancit? The pancit canton na super sarap. So this time naman, pancit canton naman din with olive oil. Charot, di ba yung gagawin natin? Pero mag-noodles pa rin tayo. Ayan, ang noodles pampahaba ng... Yes, that's right. Ng hair. Kaya papa na boy, so maglagawa tayo ng pasta recipe today. And of course, I am not gonna do this alone. I am very thrilled and honored to do this with the actually, ang tingin ko sa kanya hindi lang chef. Chef siya pero para siyang ano eh, ang gwapo talaga pag yung makikita mo siya, yung parang ayaw mo nang magluto, yung parang you just wanna take your clothes off and then he's a very, very dear friend, our dear friend. Sobrang close po sa amin. Guys, mga katets, come on, let's all welcome Chef Jeremy Fabia. Yay! Good to see you again, Tets. Ano ba yung boobs ko? Sorry. How are you, Chef? I'm good. I'm really happy that magagawa na natin to finally. Kasi common ground natin yung pagluluto. Opo, version ko ako. Chef, how are you? I'm good. Thank you so much. Kasi you were able to watch my Pancit Canton / Sotang Hon video na si Ate Orly naman, si Miss O from Beck's Friends, ang nag-coach sa akin nun. So today, I am just so happy because Chef Jeremy Fabia is going to teach me how to cook, how to prepare aglio olio. Yeah, napakadili lang itong aglio olio natin. You just need 5 ingredients. 5 ingredients. More or less. It's so easy. Lalo na itong paggagawa ko before I continue. So please don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet to my channel. And of course, Chef Jeremy. It's Jeremy. It's right there sa description box. Yes. Like, share, subscribe para masaya tayo. Ang dami niyong matututunan mga recipes doon actually kay yeah. Chef Jeremy. Mga Jerry Meals. I call it Jeremy. The Jerry Meals talaga. So it's Jeremy also on YouTube. And Divine Tete. We're both on YouTube. Yay! So support, subscribe. That's it. So what we're going to do today is... Okay. So, aglio olio, napakadali lang ito. It's an Italian dish. Nag-originate siya sa Naples, Italy. Ha? Naples? Kaya pala ba nang sabi ko pa? My aglio olio is so close to my heart because it's from Naples. The left or the right Naples? So that's how you pronounce it. Yeah, aglio e olio. And the place from Italy, is Naples. Naples. Oh my God, Naples. You know, they're so dear to my heart. Speaking of heart, yung garlic natin is ingredient na sobrang good for your heart. So, garlic is so good for the heart. Yeah. So kung wala kang jowa, get yourself a bag of garlic, girl. So dali lang to, aglio e olio. What's aglio? Aglio is garlic. Oh, aglio, olio, oil. Oil. And ginagamit talaga olive oil. So, olive oil is maganda talaga, di ba? Yeah, healthy. Pag gagawin natin siya as pinaka-sauce ng pasta natin or pinaka-coating ng pasta natin, we usually use the second press, yung olive oil. So, there's extra virgin, olive oil. Second, extra virgin. Extra virgin, olive oil. And then, this, the pomace. What's pomace? Yung pinaka-parang lata. Taray! So, simulan natin. Painitin na muna natin to. Extra virgin, got that, katets? Extra virgin, olive oil, and pomace. Yeah. So, pag nagluluto ka ba ng pasta? Pomace na ako ngayon, ha? Pag nagluluto ka ng pasta, do you add salt okay, and oil? Yes, normally, ang ginagawa ko doon, chef, may salt, oil, pepper. Sometimes, I even put garlic. Para lang masisin yung pasta. The correct way of doing it, dapat yung consistency ng tubig niya at yung lasa niya is close to salt water. Close, so a lot of salt ang kanina. Yeah, oo.
So sa dagat tayo gumawa. Gumawa talaga. Pasok sa banga. Yeah, so close to salt water. And then you don't add oil kasi mas less dense siya than water. So iibabaw lang siya. So kung yung point mo is para hindi magdikit-dikit yung pasta, you add it after, pagkahangon ng pasta. Okay. Tablespoon of salt. Yeah. Here you go. So ito na po yung water namin nagbo-boil. So this much. Yeah, no, that will do. So there. Oh my God, alam mo, I feel like para ako nasa ano, yung mga cooking show kinemi kasi meron, may professional chef! Wait, alam mo, I've been wanting to do this, promise. And if ever, ang sarap kasi lalo na pag yung chef, yung kasama niya magluluto, hindi siya yung masungit, yung guwapo, mabait na, ang dami pa mga tinuturo sa mga aglio olio, mga pomis, mga extra virgin dun sa Naples. Pag kulo niya, you put your fingers just to check kung mahilir. So, kung dalawa tayong kakain, dapat 2 servings siya. So, meron pagsukat ng... Alam ko sa'yo, kung dalawa tayong kakain, ano kasama ka? Tatlong ganito. Okay, ganito. Okay, so, yung pag meron tayong sukatan, yung per serving ng pasta, yung line ng kamay mo, this, yeah, yeah, cutets, pay attention. This is important. We're learning, you know, something important. Okay, so yung line ng kamay mo, yung pointer finger mo, nagkala mo dyan. That's one serving. Yan. Talaga? Yung bilog na yan. Oy! Bitin yan. Anong oh. Gusto mo? 2 servings yung second line. Kaya ko 3 servings or 4. Ay! Ang galing. So this line here, itong pointer finger, ganon. So kung mabibitin kayo, ako mabibitin ako. So gaganon ko talaga. Pero sige, ganon lang muna. Let's go small. One serving. Ah, sige. Or pwede 3 servings muna. Para ano. Tapos you don't break the pasta, hindi siya barena ng sabon. Wow! Pang commercial yung pagkakabagsak. Kunin ko ulit, ano mo, chef? Ikaw po, normally, pa ikaw magsaserve. Itingin ang serving mo, chef. Oh, maraming makakain. Kasi malaking serving. So kung ang nakalagay sa package instructions natin, iboboil mo siya ng 10 to 12 minutes. Kung gusto mo siya maging al dente, lessen mo ng 1 minute lagi. So like mga 9 or 10, mga ganyan? Yeah, roughly around ganun. Because al dente literally translates to by the tooth. Or to the tooth, either or. Dapat may kunat siya. Di ba pag magluluto kayo ng noodles, kailangan na malalaman mo daw magluto pag initsya mo sa kilisa mo yung kasa dingding pag dumikit. Oh. So, but is that the right way para malaman kung luto siya or hindi? Tamang ano, tamang... Akala ko parang kasi nakikita ko mami ko dati nagluluto pa siya, ginaganon, pa! Yung noodles talaga lahat, pa! Pag dumikit siya pa der. Tapos kukunin na yung sauce. Pag dumikit! Oh, kain na! Pabinuwan! Kaya yun, yung sana namin dumi-dumi kasi palagi spaghetti. Pula! Mga nag-spaghetti ka na naman, oo! Oh, kain na kayo! So there, our noodles is cooking na. Kaya siya dumidikit dahil sa starch. And you don't rinse that off. Ano talaga? Oo, kasi iba-iba binabanlawan. Ako, chef. Ako guilty ako na. Kunyari, di ba, pag katapos mag-boil yung sa running water, kasi dun kakapit yung sauce. Oh! So what you do is just put oil lang or butter para hindi siya magdikit-dikit. So speaking of sauces, 3 types ang sauce natin. It's tomato, cream, and then yung oil-based. So we're doing oil-based right now. Chef, how long have you been like, you know, this, I mean, a chef? Like, nagsimula ako, nag-aral ako 2006 hanggang 2008. Tapos 2008, my first cooking show, Katok Lutong Barkada, in UTV 11 pa that time. Okay. Tapos nagsunod-sunod na from there. From GMA, nag-move ako to another network. And kasi first time ko na meet si Chef, alam mo parang yung itsura ng mukha niya, I'm sure you, mga katets, you would agree with me. Parang, he's so innocent. Yung parang, oh, alam mo yun, parang, ang sarap tignan pag natutulog lang yung, you know, like a baby. Talagyan mo siya ng powder, check mo yung... Napakabait talaga nito, promise. We can start with the sauce, no? Pero dito ka na nag-aral sa Manila? Yeah, sa International School for Culinary Arts and Hotel Management. Pero if there's a chance for you to study abroad, go ka, chef? Oh, actually hindi na-study. Baka mag-work abroad. Like in a restaurant. Mas gusto ko mag-gain na experience sa restaurant. Alright, so... Ano ba? Wala kang ginagawa. Sabi ko sa inyo, pabilis mo. So you start with the, with the sauce. So yung ingredients natin, of course we have our pasta. Yan na, nagkukulang yung pasta natin. Olive oil, of course. The extra EVO. Inisip ko talaga, extra virgin olive oil. Yeah. We have garlic here. We have a lot of garlic. We have, actually I learned this from a very, very good chef na mas flavorful ang white pepper. Yeah. Sobra. Oh, nandito pala siya. Kasi nanonood ko ng mga vlogs niya. So, okay naman yung black, but the white pepper, it gives you the kick, the
Ganon! Ay, siya! Ano mo na I watch your vlogs. And of course, we have... It's Parmesan, di ba? Yeah, Parmesan. Parmesan cheese. And then, of course, kanina we used the salt for the noodles. Here, di ba minsan we go out, di ba? Or... Fancy. Gugini. We have the strainer. And we have here... This for garnish. Oh, and then some cloves of garlic na. Minsan iba chef nilalagyan ng kamatis. Pwede po ba yun? Pwede naman. So, an easy way to peel your garlic, tanggalin mo siya sa pagkakapit na dun sa head. And then, ilagay mo siya sa airtight container. Ilagay mo siya sa airtight container. Tapos, haalagin mo siya. Para umumpog siya dun sa walls, matatanggalin si Jade po yung nagka-camera sa amin, ganun ginagawa po niya minsan. Oh, ginagana niya. Ano yun, Jade? Ate Ulo. Anong bawang ang ate ate? So, kinonfirm ko naman po siya. So, once you peel your garlic, slice mo lang, roughly, just like this. So, magpainit ka na ng oil. Just enough to cover the bottom layer of your pan. So, mga pwede na isiguro isang ganito, Chef, mm-hmm. No? Shall I go on na lang? Yeah, ganun na lang. Pwede rin. Chef, question, why do they have to swirl it pag nilalagay sila? Wala lang? Wala lang. Siguro to evenly spread it out. So, a little bit more, Chef? Yeah. Okay lang, just olive oil naman. You can add some more. Kasi di ba olive oil, Chef, mahal? Well, pwede namang substitute, half and half gawin mo. Kumbaga parang sa cream, pag nagkakape ka. Kaya rin half, some more pa. Okay na yan. Pwede half vegetable oil, half olive oil. Chef, ito, it's bubbling away. Hindi pa siya, no? So, gusto mo yung hagis sa pader? Naku, oh! Kakain na! So, sakto dapat pagkaanan natin ng garlic. So, I will put the garlic na siya. Yeah, garlic na siya. So olive oil and then the garlic goes in. So para madali nga. Ano favorite ko to, Chef? Yung alam mo mabawang sawsawan pagkain. Pag ako gagawa ng pasta, halos siguro nakakadalawang ulo ko ng ano, ng bawang na. Dalawang ulo? Opo. Ng bawang. Sarap. Tsaka bawang is good for the heart, like what Chef mentioned earlier. Right. Huwag ka na mag-jowa. Eh, bawang naman. Bili ka na isang sako. That's enough jowa for you for the whole year. Actually, I immediately thought of you with this recipe. Talaga, Chef? Kasi it's simple yet sobrang provocative yung lasa niya. Provocative? Yeah. Oh, Google it. Teta. Again, ito ng konting salt. Para lang mag-act yung salt as a... abrasive component. Ah, oh, after provocative, it's abrasive. Naku mga katets, I'm sure itong recipe na tinuturo sa akin ni Chef, eh madali niyo maluluto. Ilang piraso lang yung ingredients natin. Oh. Tsaka readily available kasi talagang staple sa kusina ng mga Pilipino. Yun pa, isang maganda, Chef. Di ba kasi minsan it's so hard to prepare yung mga, ano ba yan? Kasi sasadya mo pa sa grocery. Pero ito, meron kang noodles palagi, may bawang ka, olive oil, may mga ganyan ka sa kusina mo, asin, white pepper. White pepper is really the... Tsaka better pag dinudurog mo yung pepper. Opo. Ah, kasi meron kang pepper na pepper ano... Pepper mint. Ayan. Ginagano mo talaga siya dapat. Sige, so, you can toss the pasta. Okay, eto guys, pasta time! So this is okay na, Chef? Yeah, right? Oo. Kasi kahit na may sumamang kahit konting pasta water dyan, okay lang yun. Tsaka sakto yung cooking time mo. Ito pwede niyong gawin, di ba? Alam niyo naman pag mga malapit na yung mga holidays. Wala naman akong ano sa mga red spaghetti. Pero if you want to cook something different na hindi... Actually, mas mura pa to kaysa sa spaghetti. Kasi spaghetti, gagamit ka ng ground beef or ground pork. Meron kang beef, may tomato sauce, may kung anik-anik ka. Ito simple lang. And I think this is sobrang healthy. So, Chef, pwede rin... Minsan naka-order ako ng ganito. Nilalagyan nila ng capers or black olives. Pwede naman dito. Pwede rin. Pwede rin. Sinimplihan talaga natin. Kasi alam ko pag Burmas... Sinimplihan kasi tanga-tanga. Hindi. Kasi alam ko pag Burmas, ang daming niluluto, di ba, ng mga... True. Iba-ibang mga uwa. Bago ka pa makatapos sa isang putahe, nandiyan yung mga bisita, Chef. So, I'll just put this on. So, baka nakaka-overwhelm na ibang lasa. Ising, tapos sabay pinapaluto ko. Ma'am, di po ako si Ising. Ako po si Toro. Ay, Toro, pasensya ka. Misis si Ising. Ising! Tawag ka ng amo mo! Pasok ka na ng lalaki sa pamamahay na to. Madam, si Chef to. Ay, Chef ba yan? Ay, Chef! Ito naman kapatid ni Lidia. Patayin ka na to, Chef. Para siya supermodel. Patayin ko na po. Oo, patayin na. Eh, gusto niyo po yung patayin ko. So at this point, you can add some pepper. It's so easy, guys. Ako na, maglagay? Yes, please, Chef. So better to than yung mga pepper na... You're good with your hands, no, Chef? Yeah. Yeah. I'm sure. So pag napagod yung kanan, tabula na.
Alam mo, isa lang po, isa si Chef sa mga kaibigan namin. Na yung ano namin kaibigan, pero yung may konting mali siya kami. Tapos, and then the parmesan na. Yeah. Are you lactose intolerant? Hindi naman. Hindi naman po. Okay, so let's add. Tsaka you have very pretty hands, Chef. I mean, for a chef. Talaga? Yeah, maganda siya yung medyo malaki na hand. Kasi di ba, kung ito yung chef niya sa bahay araw-araw, siyempre gusto niya naka-apron na lang siya. I do that at home. Talaga? Book with the apron. Eh, let's do this at home. Tara! Tapos, chef, question. Ito, di ba iba? Kunyari, di ba minsan may recipe ka na ganito, simple, pero parang pa-upgrade ng pa-upgrade. Pwede rin siya with, eventually, could put cream or ganyan. Pwede din, no. So, this is parang yung binawa ni chef, tinuro sa atin yung basic. So, kung gusto niyo pang, you know, make it a little fancy. Mm. Amplify. Okay. Yeah. Yeah, mas, para magluto ng ganito, may amplifier pa kailangan. So, add na tayo ng konting flat leaf parsley. Chef, may eat like yung mga ano din. Kaya naka ganitong oras kami nag-vlog. Pero talagang sobrang suporta nila sa akin. Nasa cemetery naman, eroplano. Level up. Oo nga, no? Ito na po. Oh, ito na, niluluto na. Niluto na. A drizzle to finish lang. Sarap nito. Sana chef, next time turuan mo ko gumawa ng ano. Yung garlic na mga ganun kinembo. Yung garlic bread na... Pwede, oo. I can visit you here. Mga cadets, ayan, nakita niyo po, I'm sure yung recipe, kung gaano kasimple, and kung gaano lang kadali, pwede niyo lang partneran niya lang garlic bread, like what chef said, kung medyo gusto niyo a little fancy-fancy, little cream lang, kung medyo you want it a little rich, tapos siguro konting gupit ng prosciutto if you like, or whatever, para may meat kayo, okay na yun. Okay, so we're good, eto na. Pero tinanong mo kanina kung kumakain ako ng fast food. Oo, chef. Madalas, lalo pag nagtatrabaho ka sa kitchen, lalo yung mga panahon na sobrang tutok pa ako sa kitchen. Tutok? Siyempre, sa umay ka na sa amoy eh. Ito rin tuto ko ngayong gabi. Kaibigan ko siya. So, ikot mo lang yung plate mo. Just like this. So, yung plate na ikot mo. Ah, hindi yung noodles, chef. Yung iba ginagawa pag hawak yung tong, iniikot mo lang yung mo. Kaso, full motion na wrist mo. So, better yung plate. Kakainin niya naman yung mga ikot. Pati yung mga nakapack na food, chef, kumakain ka rin ng mga ganon. Hmm. Sorry, kasi di ba normally pag chef, gusto nila yung mga hindi ka, medyo fancy, pero hindi naman. So, chef kumakain naman ng fast food. Pero hindi naman madalas. Maminsan-minsan lang, which is okay lang naman yun, no? Ah, so pag nag-serve ng ganito po yung serving... Gusto mo madamihan? Hindi, okay lang po. Parang isang subuhan po. Parang hindi kayo... Kasi isang subuhan po lang po. Mapapagod lang din kayo. Gawin niyo po ako ng limang ganyan. I'm sure your favorite place sa bahay, chef, kusina. Chef, okay lang? Mm. I like a little more garlic, so here we go. Kailan po? So here you go. Ito na siya mga katets, ang alio y olio ni Chef Jeremy Favia. Yay! Napakadali pong lutuin, napakasimple, napakamura ng mga ingredients. Ayan, no? It looks so gorgeous. At masarap. Sinabi ko kanina, pwede nyo lagyan ng cream kung gusto nyo, konting karne, whatever. Pero ito na lang, masarap na po siya. Chef Jeremy, thank you very much. Thank you din, thank you for having me. Pero ano, abangan nyo yung pag-review natin ng food? Oo, syempre gagawin namin yan. Pero bago ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe. And write your comment dyan sa kung ano man. And then ipopost naman namin dyan yung, ano, yung ingredients and how to cook. But I'm sure nakuha nyo naman yan because all of you guys are smart. And also, don't forget to subscribe sa channel ni Chef Jeremy Favia ang It's Jeremy there on YouTube. Thank you so much mga kadets. Love, love, love. Try this na napakasarap.